magandang umaga sa inyo mga ka-review. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang vlog about dito sa Asus VivoBook. Ang problema po niya is light indicator lang. So ito yan. So hindi siya nag-on. Kita natin dito. Ino natin siya, wala. So totally wala talaga. So pag chinards mo to, naka light indicator lang siya mga ka-review. So check natin ah. Ayan mga ka-review, nakita nyo. Ganyan lang siya. Press natin. Ayan. White and orange. So yan lang yung kanyang status. So ire-repair natin yan. So tara, samahan nyo ako. Ano mga ka-review, ito agad yung unang inilitan. So ang gagawin natin dyan, hanapin natin ito, ito to itong pinaka-bias. Kailangan natin unang-una laging nasa basic tayo. Siyempre, bago mo bunutin to, mga ka-review, dapat ang dami yung markings. So, dahil wala tayong pinahawak ng camera.
Isa ng ginagawa kong hindi ay banda. Ito na siya. Ipa tayo dito sa ating So yung gagamitin natin dyan pang program. Gagamitin natin pang program is ito. RT 809F. Yan. Ipa tayo sa ito. Ito yung ating reader. Jesus. X540. Ayan. Identify muna natin siya para makita natin kung nababasa ba yung yun. So, ibig sabihin, nabasa po yung ating BIOS. BIOS chipset po kasi to. Gagawin natin dyan, read natin para may backup tayo. So, yan, ibig sabihin yan, mga ka-review, merong may pin na sira, no? May pin na hindi nakokontak na maigi dun sa ano. Kaya ayusin natin muna. May mga ganong error, dapat aayusin nyo lagi yung pin. Ibig sabihin kasi noon, hindi nagko-contact na igi yung pinaka-paan niya doon sa reader. So, read natin uli. Mas maganda yung makasigurado tayo. So, walang error. Try natin yung kanina na backup natin. Check natin kung pareho yung kung pareho sila 8MB. So, punta tayo rito, open natin to, then select natin tong bago nating firmware, then rewrite lang natin mga kare. Walang error.
erase ko muna para sigurado. Check natin ngayon kung okay na yan. Tara. Ayan mga ka-review. Test na tayo. Test na natin ito. Mga ka-review, te-test na natin siya. So, saksak muna natin yung charger. Galingin lang natin po kahit anong gamit mo sa laptop, kailangan bago nyo isaksak, i-plug dito, make sure na nakasaksak muna sa main. Ayan. Then, saksak natin. And indot. Check natin what's happening to this. Ayan. Natin. Buhay na ba? Ayan. Nawalay na naman. So ayan, kita nyo mga ka-review. Buhay na ang unit. So yun yung problema nya. Pinlash lang natin siya dyan. Sa ating flasher, yung bias niya. Kadalasan po ng mga gentong problema, light indicator, it's depend, no, dun sa laptop kung ano yung magiging process ng check-up nyo. So, ito yung nakita ko. Medyo basic kasi duman muna tayo sa basic ng pag-check ng laptop. And napansin ko sa kanya, light indicator. So, tinry ko siyang i-BIOS flashing. So, yun. Successful naman. Nabuhay naman yung ating laptop. So, yun mga ka-review. Hanggang dito na lang ang aking video na ito. Sana'y nakapulutan nyo to ng aral. At sa mga gustong mag-tanong about sa gentong klase ng problema,
pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page, Kensaki Morales, Kensaki Gadget Clinic. So yun po. Hanggang dito na lang. Peace out.